Ginebra Bigman, isang taon na nga lang ba sa Ginebra? Bago natin kilalanin kung sino nga ba yan, mga ka-idol, ay binabati muna natin ang ating mga idol na si Rolando Pexon. Mega shout out sa iyo, idol. Thank you for watching. Siyempre, hindi papahuli itong si Rogelio Binablo Jr. Mega shout out sa iyo, idol. Andyan din si Tony Lacayanga. Mega shout out sa iyo, idol, and thank you for watching. At ang isa sa pinaka-supportive na Giggle Team, andyan si Ozashan Channel. Mega shout out sa iyo, kapatid. Thank you for watching. At di rin papahuli si Marcelo Antonio from Nueva Ecija. Mega shout out sa iyo, idol. Thank you for watching. At syempre andyan din ang ating ka-idol na si Hoven ng Bata. Mega shout out sa iyo, idol. Thank you for always watching. At hindi rin papahuli si Jesus Casil. Mega shout out sa iyo, idol. Thank you for watching. Syempre andyan din ang ating idol na si Kindos Locanias. Mega shout out sa iyo, idol. Thank you for watching. Andyan din naman si Edgar Dilansig na laging nanonood. Thank you so much, idol. Andyan din ang ating ka-idol na si Alfredo Lacerna. Mega shout out sa iyo, idol. Thank you for watching. Syempre andyan din si Leia Libanan. Mega shout out sa iyo, Leia Libanan. And shout out din sa Libanan family. Thank you so much for watching, mga ka-idol. At hindi rin naman papahuli si Eliezer Paraon. Mega shout out sa iyo, idol. Thank you for watching. Marami na nga ang nagtatanong kung saan at kung kailan nga ba magsisimula ang PBA Season 46 Bubbles. At ngayon nga, mga ka-idol, ay kalahating taon na, ngunit hindi pa rin nagsisimula ang PBA. At ayon nga sa source na ating nakalap, ay wala pang specific date at specific place kung saan nga magaganapin itong PBA. Dahil nagbabase pa nga ang PBA management sa mga magiging desisyon ng ating gobyerno. Base sa ilang source na ating nakalap, mga ka-idol, sinabi dito ni Commissioner Marshall, "I don't want to give a specific date, but we're targeting the last week of June or the first week of July." At sa pahayag nga nitong si Commissioner Marshall, ay hindi pa rin talaga sigurado na magsisimula ang PBA Season 46 ngayong June or sa July. Sabi pa sa ilang source, NCR Plus Groups Metro Manila, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and Bulacan, it is under GCQ until June 15. 9 PBA teams are training in Batangas, 3 Manipangilinan, own teams are practicing in Northern Luzon. TNT and Meralco are in Ilocos Norte, while NLEC is in Clark, Pampanga. The Philippine Basketball Association will wait for the quarantine classification of the National Capital Region plus beyond June 15 before deciding on the opening date of Season 46, an official said on Monday. At sa usapan nga kung saan gaganapin itong PBA Season 46, sinabi sa ating source na from Angeles University Foundation Gym in Angeles, Pampanga, Las Philippine Cup to either Inares Sports Center in Antipolo or Inari Sports Arena in Pasig for the next All-Filipina Tournée. The two Inari's gymnasiums are the leading playing venues being considered for the next Philippine Cup to kick off PBA Season 46 in late June or early July. Sa makatuwid, mga idol, ay hinihintay pa nga ng PBA management ang mga mangyayari after ng June 15, which is the quarantine classification sa NCR, kung matutuloy na nga ba ang pagsisimula ng PBA Season 46. After nga ng June 15, mga ka-idol, ay malalaman din natin kung saan nga ba gaganapin itong PBA Season 46. At ngayon naman, mga ka-idol, ay pag-usapan natin kung sino nga ba itong isa sa mga big man ng Ginebra na napakadaling nakuha ni Coach Tim Cone. At alamin natin, mga ka-idol, kung ano nga ba ang naging rason kung bakit gustong-gusto niya itong makuha noon. At ang tinutukoy nga natin, mga ka-idol, ay itong si Scotty Thompson, kung saan isa sa mga namamayagpag sa Team Ginebra. Sabi nga sa source na ating nakalap, sinabi ni Coach Olsen Racela sa interview sa kanya ni Mike Reyes, noong 2015 PBA draft daw ay siya ang nagsabi kay Coach Tim Cone na baka pwedeng lang kuhanin si Scotty Thompson. Dahil nasubaybayan ni Coach Olsen ang mga laro nitong si Scotty Thompson sa college. Dahil nga ang gusto daw talaga nitong si Coach Tim Cone ay big man, dahil mahilig nga daw itong si coach na kumuha ng mga malalaking player.
Pero dahil wala nang quality big man, ay agad namang sinuggest ni Coach Olsen kay Coach Tim Cohn na si Scottie Thompson nga ang kunin na lamang. At pumayag naman itong si Coach Tim Cohn. Akalain niyo yun, mga ka-idol, na sa tulong ni Coach Olsen ay napunta sa Ginebra itong si Scottie Thompson at nakakuha ng mga championships at individual awards. Kung saan, mga ka-idol, ay makikita natin sa mga natanggap niyang awards kung gaano na mayagpag itong si Scottie Thompson under ng Barangay Ginebra. At hindi rin natin maikakaila na itong si Scottie Thompson ay isa sa mga nagiging asset nito nga Barangay Ginebra upang ipanalo ang laro. Dahil nga sa ipinamamalas na galing itong si Scottie Thompson ay talagang napakarami na rin ang napahanga. At marami na rin siyang napatunayan sa kanyang team na Barangay Ginebra. Kaya't hindi rin natin maitatanggi na itong si Scottie Thompson ay kabilang sa first lineup nitong Barangay Ginebra. Dahil nga sa angking galing nitong si Scottie Thompson ay natupad niya ang pangarap niya na magkaroon siya ng signature shoes. Kung kayo ang tatanungin ko, mga ka-PBA, isa ba kayo sa napahanga nitong si Scottie Thompson? At ano nga ba ang hinahangaan nyo sa isa sa mga magaling na player ng Barangay Ginebra na ito? At kung ako naman ang tatanungin nyo, mga ka-PBA, mga ka-idol, masasabi ko na saktong-sakto lang ang galing nitong si Scottie Thompson bilang isang player ng Barangay Ginebra. At kung ikukumpara pa sa ibang player ng Barangay Ginebra, masasabi ko na itong si Scottie Thompson ay hindi pa masyadong magaling. Ngunit napakarami pang ipakikitang galing nitong si Scottie Thompson. At ngayon ay kilalanin nga natin, mga ka-idol, kung sino nga ba itong Ginebra Big Man na sinasabing isang taon na lang sa Barangay Ginebra at magliritiro na. Yan nga ay sinasabing si Mark Kagiwa, kung saan ilang mga source na nga ang naglabas ng rumors at sinasabing itong si Mark Kagiwa nga ay desidido ng magretiro after ng PBA Season 46. Base sa PBA records nitong si Mark Kagiwa, bumababa na nga daw itong playing time nitong si Mark Kagiwa ng average na lamang ay 9.8 minutes per game at nakakapag-ambag na lang ng 3.6 points and 3.2 rebounds. At sa buong karir nga nitong si Mark Kagiwa ay nakakuha siya ng 13.9 points in 739 games. Matatandaan, mga ka-idol, noong 2001 ay naging number 3 overall pick ito ng Ginebra at naging MVP noong 2012 at naging 12-time All-Star and 3-times member ng Mythical Team. Napakarami na ngang napatunayan itong si Mark Kagiwa bilang big man sa Barangay Ginebra. Sinasabi din na pag nakuha ng Barangay Ginebra ang Grand Slam ay magre-retiro na talaga itong si Mark Kagiwa. At minsan na rin nga nabanggit nitong si Mark Kagiwa na ang lahat naman ng bagay ay may katapusan at lalong-lalo na ang larong basketball. Kaya handa siya kung ano man ang kanyang magiging desisyon sa laro dito sa PBA. Di pa man natin sigurado, mga ka-idol, kung totoo na nga na magre-resign itong si Mark Kagiwa. Ngunit naniniwala tayo sa kanyang kakayanan, lalong-lalo na ngayong PBA Season 46. At kung kayo ang tatanungin, mga ka-idol, okay lang ba sa inyo na magretiro na itong si Mark Kagiwa? At kung ano ang inyong saloobin ay i-comment nyo lang, mga ka-idol, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.